Hi guys! Welcome back sa episode 2 ng ating Bucket List. Ako nga pala si Jed. I'm Kathy. And ako si Noah. Panoorin natin to. Kailangan bang dumaan sa maraming relasyon, BF or GF, ang isang tao bago magpakasal? Sorry, nako. For me, it's a no. Kasi hindi tayo mag-experiment sa iba't ibang tao kung sino yung pagkakasalan natin. Lahat po ng bago magpakasal, pinag-iisipan muna. Parang kailangan mo makapag-desisyon sa kung kanino ka magpapakasal or sa tamang tao na dapat magpakasalan. Ito ba? Marami ka na bang pinagdaanan? Personally, ang inspiration ko pagdating sa relationship yung parents ko eh. It will save you from a lot of heartache if you really pray for someone na inihahanda talaga para sa'yo ng Panginoon. The more na you invest your emotions, your time, your efforts to different people, sayang yung emotions na sana ma-invest mo dun sa talagang partner for life mo na. Pray and be patient sa inihahanda ng Lord sa'yo. Hindi siya yung ang dami mo na experience. Pero para sa akin, ang pinaka-testimony mo dun is hindi kung gaano karami yung dumaan sa'yo. Pero ang pinaka-testimony mo dun is kung paano mo na-save yung puso mo hanggang ma-meet mo yung tao na para talaga sa'yo. Oh. Yeah. Wala namang masama sa pagiging single, di ba guys? Oh. Pag makate, pakamot nyo sa'yo. Magaling kaming mangamot eh. Okay. For those naman na may mga marami ng pinagdaanan, hindi naman ibig sabihin na wala ka ng pag-asa or correct. Wala ng hope. No? In Jesus, there is always hope. Yes. There is always restoration for everyone na lumalapit sa Kanya. Kaya, You can always come to Jesus and ask Him to restore you. Bakit maraming kabataan ang maagang nabubuntis ngayon? Dulot ng curiosity ng tao. Kaya parang ang ginagawa ng mga tao, sila na lang mismo yung nag-explore. Tapos nagre-result na mabubuntis nga sila. Kulang sa attention sa magulang, so naghahanap sila ng attention sa ibang tao. Totoo yun, no? So yun. Pwede. Sa pagre-rebelde na rin po siguro. Sa mga pagre-rebelde na rin po siguro. No? Kasi po ano, malalandi. Malalandi. Gawin naman. Maharap. Hard, grabe. Seryoso pa siya. Okay, sige. Grabe, parang gusto talaga niyang mang-away. Parang may hugot si kuya doon. Pero I think lahat tayo naman, meron tayo talaga mga kilala natin na nakakaranas ng struggle na to. Mm-hmm. I think ano to eh, national emergency na rin talaga to eh. Tama. Yung statistics napakataas. So, tingin ko more than the teenage pregnancy, it's really an issue of purity. Tama. Na kailangan matutunan talaga ng mga kabataan yung totoong identity na meron sila. Yeah. That in Christ, we are already a new creation. Na hindi na natin kailangan sumabay dun sa lust ng flesh natin. Lahat ng bagay may consequences yan eh. Ang dami-daming matatamaan just because we give in dun sa desire or flesh desire or lust. Parang pinagpalit mo yung buong buhay mo, pinagpalit mo yung pangarap mo, 'di ba, yung health mo. Pwede siguro ang tip to sa mga kabataan that we should actually flee from sexual temptations. Yes. And ako personally, lalo na tong lust, sexual temptation. Mm. So I always make sure I am accountable to someone else. Merong magsusupport sa akin. Yes. Para hindi ako mag-fall. And I actually agree on that eh. Yung accountable, napakahalaga niya kasi walang exempted sa atin. Pastor man yan, tatay o nanay o kapatid natin yan. Diba? Napakahalaga ng accountability. Maganda may kuya tayo na pagsasabihan or ate. Yes, diba? Namang ba sa pagkalalaki yung may karanasan na sa sex? Yeah. Hindi pagmamahal yung ang hinihingi sa'yo, sex. Karamihan na lalaki, umagang nawawala yung pagka-virginity nila. Libog lang yan, parang sa tingin ko.